Ano yung napipil mo ngayon? Wala, overwhelmed. Overwhelmed kasi... Natutuwa ko dito ngayon. Magkakaroon ng show si Ara dito sa Net25. Ano po yung unang na-feel nyo? Siyempre, isa ka sa sobrang may mahal ni Dick Hazel na nasa GMA. Sige, ikaw na. Kayo po yung nag-isip. Yeah, siya. So, yun po. Nung, bakit naisipan niyo pa rin si Hazel, si Ara? Hi, Tita Wilma. Hi. Ito sa inyo lahat, ha? Okay. Bakit naisipan na bigay siya ng solo show? Pag ginudge mo naman yung personality ng isang artist, no? Makikita mo yung variety of formats na pwede mong ipagawa. So, hindi ibig sabihin, artista siya, puro drama siya, puro sitcom siya, puro series siya. Tapos, pag kinausap mo naman si Ara, makikita mo, ang dami niyang gusto ko yan, ang dami niyang pinag-iisipan, ang dami niyang negosyo. Very rich naman yung kanyang experience, tsaka yung kanyang life, to lend itself to a lifestyle show. So, the brainstorm, yun, lumabas yung title na Magandang Araw. So, salamat kay Josh, tsaka kay Tony Bet, pinagtulong-tulungan, buko yung show niya. Hindi ko nalig gawin, kasi admittedly, this is a first for her. Pero, with her professionalism and her patience, na ayusin natin ito uli, gawin natin ito uli, hindi na mapagod si Ara. So, with Ara, it's always, every day, Magandang Araw. So, bakit ba? Isa sa narinig ko sinabi ng Tita Wilma, no? Sobrang puri ka niya, ang sipag mo naman talaga. So, ano yung napipil mo ngayon? Wala, overwhelmed. Overwhelmed kasi natutuwa ko dito ngayon. Hindi kasi naiyak ko yung sinabi mo na namimiss ko yung dati, yung ganito. Totoo naman yun. Kaya sabi ko, kailangan magkaroon tayo ng media launch, hindi lang yung parang sa TV lang. Nakakamiss din yung parang dati, na naging part kayo ng career ko for 30 years. Ng buhay ko. So, kaya hindi pwede ko patakay dito. Hindi na yung aking piano for 30 years. Oh, kasi minsan gusto nang gumibap niyan sa buhay. Pero sabi ko, kapit ka lang. Kapit ka lang. Nakakaiyak mo lang talaga. Nakaka-touch ka. Kasi aminin na natin yung bago ang landscape ng entertainment. Sobrang laking pagbabago. So ito yung talagang entertainment. Kayo ang tumutulong sa mga artista. Kayo ang lifeline ng mga shows, ng mga artista. Kaya bakit nandiyan pa rin sila? Diba? Dahil sa inyo. Kaya, I love you guys. Thank you. That's so touching, no? Part of managing us. Kasi may mga iba, sila, nilalayo nila yung mga alaga nilang artista. Pero kaya, ikaw mismo yung naglalapit din sa sarili mo, nag-acknowledge. They're missing their half of their life.